Welcome back mga ka-worker, ngayon mayroon akong i-share sa inyo. Nagtaka ba kayo bakit sa isang mataas na bilduang kung bakit ang mga materyales na inaakyat o binubuhat ng isang crane ay hindi nababangga kahit sa magipitan na area o lugar? Dahil yan sa isang rigger, napakahalaga ang ginagampanan ng rigger ng tower crane at operator, buwis-buhay ang ginagawa nila kaya saludo ako sa kanila, ang rigger ang nagsisilbing pangalawang mata ng crane operator, dahil sa hindi makita ng operator ang kanyang binubuhat, sa pamamagitan ng rigger ay ligtas na naiangat o nailipat ang mga bagay o materially sa pamamagitan ng paggamit ng radyo, kaya napakahalaga ang buhay ng isang rigger sa isang construction site, huwag masyado maliitin ang buhay ng rigger. Dahil sa rigger, malaki ang naitulong nito sa paglipat ng mga bagay, katulad ng formworks, bakal, at iba pang materyales na mabibigat. Napakahalaga ang rigger dahil kung walang rigger wala ding operation ng tower crane lalo sa hindi na makita ng operator ang kanyang babuhitin. Saludo ako sa mga rigger ng tower crane at operator. Saludo ako sa operator dahil sa kanila, maayos na naiangat ang mga bagay o materyales. Dahil sa operator at rigger tuloy-tuloy ang trabaho sa mga mabibigat na bagay, kaya saludo ako sa kanila. Magaan lang ang trabaho nila, pero nakakapagod din kahit nakaupo ka sa cabin. Hindi basta-basta ang trabaho nila, minsan dahil sa sunod-sunod na overtime, hindi maiwasan makaidlip sila. Sila ang dahilan kung bakit naikabit, naiakyat at nailipat ang mga mabibigat na bagay o materyales. Dahil sa kanila, napagawa ang trabaho ng mga tao sa isang construction site, kaya saludo ako sa kanila. Mabuhay ang construction workers. Kung isa ka sa nakaranas mag-operator at mag-rider, paki-comment sa comment section kung ilang taon ka na nagtrabaho bilang construction workers. Salamat sa panunood mga ka-worker. Don't forget to like or follow at pak-i-share na din. Thank you.